sabihin na utang. Galing ako sa, no, sa Filipino siya. May bibili ako. Ayan! So, may isi-share lang ako ng mga kapubre dahil may nababasa ako sa Facebook is about utang. So, ang masasabi ko mga kapubre is kung ikaw ay nangutang o yung may nagpautang sa'yo, yung inutangan mo o yung nagpautang sa'yo, huwag na huwag mo yun sasabihin na utang na loob mo yun dahil nung nagsisikap siya para makabayad sa iyo, wala pa doon na iambag ng tao, diba? Nung nagsusumikap yung tao para makabayad sa iyo, wala pa na iambag ng hugot awis para makabayad sa iyo, kaya huwag na huwag mo yun sasabihin na utang na loob mo yun dahil pinagsikapan niya yun para makabayad sa iyo. Oo, sabihin natin na utang na loob mo yun nung walang-wala pa siya. Yes, utang na loob mo yun. Utang na loob yun nung nakautang sa'yo. Pero, dai, nakabayad siya. Pinaghirapan niya yun. Yung nakabayad siya sa'yo, di ba? Excuse me. Kaya huwag na huwag mo yun sasabihin na utang na loob. Na wala na kami utang na loob. Nagkatrabaho or whatever. Diyos ko, Lord, may naiambag ka ba ng pagod doon sa binagbayad sa'yo? Parehas lang yun. Ikaw, ginigihit mo ko, ah. Bato sa langit ang matamaan sa puwan. Kaya yun lang, mga kapobre, ang na-share ko. Mabash.